style. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM, Friends Style. Kira gini Pak, ampuni ada ampuni Espiritu Santo. Amin. Ing anghel ning ginu pepabaluane ing Birhen Maria. Aki na biya dalang malay Espiritu. Bapu Maria, mit mo kaging gracia, ing ginu at iyo keka. Nuan ka aring sablang babay, nuan niya panaman ing buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, ang doon ni Diyos, panalangin mo'y makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko, alipaning Ginoo. Magyari pagod ka na ako. Andi ingingas mo, Aman. Bapu Maria, mit mo kaking gracia. Ingino at iyo keka. Nguan ka kaling sablang babay. Nganya pa naman yung buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, inyong Diyos. Panalangin mo kay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing divino verbo, may kataon niyang tao. At may isaw niya kaya katamu. Bapu Maria, mit mo kaking gracia. Ing ginuwa ti yukeka. Nuan ka kaling sablang babay. Nganya pa naman ing buwan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, inyong ni Diyos. Malalangin mo kayo makasalanan. Ngayon niya ako kayo oras na yung kamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami ka pa ngayon tuliran, nabang naring pengako ng Kristo Gihotamo. Amen. Manalangin tamo. Takuwain mo sa akong grasya, Gino, ming Diyos, ding kalabuwani, at ang pating pamamalita ng Anghel. Akilain mo yung panagataon ng tao, Kristo ang anak mo. Uy na naman yung pamilasan at kamatayan ng Kikros. Apakibutan niyo naman sa amin, inigay niyo pa ang subi ng medye. Alamalang sa puiti, kang Kristong ginumi, yanasa. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo yung isa siya ang ligaya, iba't yung kamumulan, ngayon yung hanggang at yung kalahanggap. Amen. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo yung isa siya ang ligaya, iba't yung kamumulan, ngayon yung hanggang at yung kalahanggap. Amen. Ligaya king Igpa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ating mo yung isa siya ang ligaya, iba't yung kamumulan, ngayon yung hanggang at yung kalahanggap. Amen. Ilaginin pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Amen. This is DWBLFM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWBL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pabengi, iniing Bright Light News. Prayer Vigil King General Assembly of the Synod of Bishops, gawan ng Vatican. Gaway ang Prayer Vigil ng Vatican para king kapangnasang pamitipunda ring Obispo King Octubre. Itiyo ing inanunsyo ng Santo Papa Francisco, King Kayang Angelus, King Vatican, inyang 15 ng Enero. Pisyag na ning pamuntok apostol, o ing pamipulong, pangimutya ning pisamban, ban pasiknangan ing pamibukluran, anting memalen ning Ginoo, at pamagsadya King 16, o Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops. Magawa ing Ecumenical Prayer Vigil, King 30 ning Setyembre, anong nukarin agkata ning Santo Papa, lakwas na rin kaya nakon, amakisan metong,
king magawang pamanalangin, king pamanimuna ning Taze Community. Ini ang October 2022, payabot na ning Santo Papa o kayang pitnan king Aduang Dake, ing Synod of Bishops, anong nukarin, mumuna iting magawa king kapat ning Oktubre hanggang kaduang pulot siyam 2023. Kabang ing kadwa, king October 2024. Paintungulan niting lakwas pang apa ni garalan ing resulta ning megawang synodal consultations karing pisamban king mabilog ayatu apegumpisan inyang 2021. At ako po Ichinchin Nugid, Maya Pabengi. This is Bright Light News. This is DWBLFM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. CNN. Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello po at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Sister Dory sa pangalan po ng ating station administrator na si Reverend Father Joseph Mary Bakay na meron lamang pong kinailangan talagang puntahan kaya hindi po natin siya makakasama ngayon. At yun nga po, no? Tayo po ay nasa Lunes. Ayan, magandang simula po ng linggo para po sa ating lahat. At welcome po sa ating Monday episode ng ating programang Ang Barkadahan kay Kristo. At samahan niyo po kami na isang oras na pagninilay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Medyo miss din po natin si Sir Charles. Medyo may lagnat lang daw po siya ng kaunti at hindi po rin siya nakarating. Pero hindi naman po tayo pinapabayaan. Lagi pong present ang ating pong lovely couple. At ngayon nga po ay tayo ay nasa second week ng Ordinary Time. Ngayon po ay January 16. At ang ating pong Saint of the Day para po mamaya ay si Saint Honoratius of Arles. Hello po, Brother Pat. Kumusta po kayo? Hello. Medyo ito, naka-brace ako ito. Oo nga po eh, no? Nag-slide ako the other day. Noong December 28 pa yon. Si Tita Sol, nasa ano lang, nag-change lang siya. Anyway, good evening po sa inyong lahat. At kahit pa po medyo maulan dito o mag-aambon, at hindi naman ako in pain pero sabi ng doctor kong ortho na isuot ko itong brace tama for 3 months. Mm-hmm. O tumiba yung buto dahil may compression. Apo. Yung T11, T12 at saka lumbar 2. Mm-hmm. Nagkaroon ng parang bang naipit, parang gano'n. Tapos nag-crack yung mga buto. Dahil pag may edad pa na tayo, madali daw mag-crack talaga. Pero medyo malutong-lutong na po daw ang ating mga buto. Yes. So kayo po nakikinig dyan, mag-very careful po kayo. Yes. Ha? Huwag kayo mag-relax. Yes po. Ayan, di na po namin tatanungin anong nangyari noon. Basta ho, ang kailangan po, mabilis po kayo maka-recover, Brad, no? Kasi yes, I'm sure mami-miss nyo po yung punta dito, punta doon, lalo na kapag kami yes, mga seminars. Course. Nag-planning na nga kami nung the other week sa yung Commission on Family and Life, sila Father Ding. Mm-hmm. Hindi ako nakasama. So dito lang ako, nag-planning at saka team building sila sa Olongga po. Yes. Ngayon, February 5, meron ding lakad ang grupo ng ACMIT. Mm-hmm. At upo sa Orani kasi yun. Trafficking at human trafficking bali para sa mga migrants. Yes. So I won't be joining them. So dito lang, okay lang. So ako bali ang naging prayer warrior nila. Yes po. At kasabihan naman po, yung mga may nararamdaman, no? Kaunting sakit man yan o medyo mabigat na karamdaman. Kayo po ang very effective prayer warriors, no? Kaya, sana po. Pero syempre, ang ating pundasal ay ang inyong mabilis na kagalingan, bro, no? So, thank you po. Opo. Ayun po, habang hinihintay po natin si Mami Sol, no? Imbitahan ko na po sila, no? Para po sa mga nais pong mag-share ng reflections, sa mga greetings or anuman pong nais ninyong ipaabot, mag-text lamang po kayo sa atin pong mga text line numbers.
para po sa Smart 0918-351-8282. Para po sa mga Sun subscribers, 0942-357-4268. At tayo po ay live na live ngayon through Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit nyo na rin po ang inyo pong parokya ang kinabibilangan pa upang sa ganun po ay mabati at makumusta natin ang inyo pong parokya. Ang atin naman pong YouTube channel, ito po ay paki-search nyo lamang po, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. And for other social media accounts po, for our Twitter, it's the username is @radio_ASF. And for our Instagram account, ito naman po ay @ASF Radios. Kakaluguran, kaibigan, for advertisements po, maaari nyo pong ipadala ang inyong inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or please contact us at 0949-609-5478. At sa mga nais naman pong mag-donate, ito po sa inyo po, kami po ay lumalapit sa inyo. Ayun po, para po sa inyo, pwede nyo po itong ipadala sa atin pong GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ibalita po natin sa iba pang tao na may radyo tayo na malaking tulong sa ating buhay pananampalataya. Nang sa ganun po ay lalo pang dumami ang atin pong mga kakaluguran. Ayan po. So muli po, maraming maraming salamat po sa patuloy po na nagpapadala ng tulong, no? Mga silent benefactors or donors po natin, sponsors, maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre naman ang ating magandang mommy. Nandiyan na siya. Lalo siya maganda sa kulay blue na blouse. Hello po, Mami Sol, Sir Sol. Hello, Sister Doris. At last, good evening po sa lahat. At naririto na naman po kami. Kahit na last week ay na-miss namin po kayo. Kayong lahat pong nakikinig at nanonood. At salamat po sa grasyang galing sa Panginoon. At pwede kami ngayon. Yes, so, po. Magsama-sama po tayo. Ayan, mas lalo po namin kayong na-miss, Mami Sol, Sister Sol. Kasi dalawa yung nakikita namin sa inyo eh. Tapos parang andating tatlong points. So, yung una, syempre very inspiring na kayong dalawa ay kasama po via Zoom. Number two, syempre ang kagandahan at kagwapuhan na mag-asawa na ito. At syempre yung tandem, lalo na sa sharing. And apat pa po pala, yung inyo pong balita tungkol sa ating mga kapatid na nagtatrabaho abroad. So, ayan, bawi po kayo ngayon, no po? So, muli po, maraming salamat po. At, para nakaredy po yata yung ating ano eh, no? Updates for Pampanga. Sir Joel, meron ba? Ayan, so habang naghihintay po tayo or bago po tayo dumako sa atin pong gospel reading, ito po updates po as of January 15, kahapon po ito. Ito po ay sa Pampanga, no? Dito po sa ating probinsya. Kahapon po ay may naitala po na dalawang bagong kaso ng COVID. At ito po ay nagbigay po sa atin ng total active cases dito sa ating probinsya ng 104. Ayan po, salamat po. At ito, ang updated. Mabilis po ito. Ito po sa City of San Fernando. As of January 16, 4 o'clock po ito. No? Confirmed case na natanggap po ay isa. At ang recovered cases naman po ay dalawa. Salamat po naman at wala naman pong naitala na namatay dahil sa COVID. At dito po sa Pampanga, dito po sa City of San Fernando, meron pong total active cases na 19. 19. Ayan. Salamat to. Thank you, Sir Joel.
Yan, okay. So, I'm sure ready na po ang ating po mga kakaluguran, ang ating mga kaibigan sa radio at ka-viewers din dito sa ating Facebook para makinig at mag-share din po ng kanilang reflection. So, babasahin ko na po ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 2, Talata 18 hanggang 22. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad samantalang ang mga alagad ni Juan ay tagapagbautismo at ang mga Pariseo ay nag-aayuno?" Sumagot si Jesus, "Dapat bang magayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit darating ang araw na ilalayo ito sa kanila at saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yan. Thank you po. So, ready po ang ating Sister Sol. Ayan po. Wala, hindi na po natin pipilitin si Bro na mauna. Di po ba? Excuse po siya sa una ngayon. So, meron siyang special ano ngayon. Meron siyang special pass, no? Ayan po. Sige po, Sister Sol. Okay. So, nung nabasa itong ebanghelyo at nakita ko yung word na fasting, usually, alam natin yan during the Lenten season. Opo. Diba? Kapag ano, pagpasok ng ano, Lent, yan ang isa sa mga words na malimit marinig natin, no? Ang mga tao, there are different reasons but sila nagpa-fast. Mm-hmm. Even if it's not Lent, no? Opo. Yung iba, kasi gusto nilang may weight loss, mm-hmm, diba? Yung iba naman ay for physical reasons. Kung may sakit ka, kumisan, kunyari, mataas ang sugar mo, magpa-fast ka doon sa mga bawal. Opo. At, pero usually, kahit ano pa yung reason natin dyan, meron siyang spiritual na purpose. Okay? Opo. O spiritual result. Kasi kapag nagpa-fast ka, let's say during the Lenten season, alam natin na kapag ang fasting diyan hindi naman puro pagkain lang, 'di ba? Yung mga nakagawian na natin, gawin sa buhay natin na nagbibigay ng comfort sa atin ay during that season dinideny natin ang ating sarili, no? So makikita natin dito when we fast, kailangan po yung element of sacrifice. So we do away with what we do usually, no? At hinahanda natin ang ating sarili, no? So may element of sacrifice on our part saka self-discipline. Okay? Kasi kapag gusto nating mag-fast at ang purpose natin ay para spiritual para sa ating Panginoon, parang binubuksan natin ang kaluluwa natin, ang isip natin, ang puso natin para sa banal na espiritu, para siya'y pumasok. Kasi hanggat hindi natin inaalis yung mga sagabal, no, yung mga obstacles sa atin para tayo ay, yun nga, inaalis natin pag nagpa-fast at yun ay nagbibigay ng way para tayo ay, ang mga grasya ng Panginoon ay pumasok sa atin, no? Parang yung nga kaninang nabasa mo, Sister Doris, yung
yung wineskin, ano ba? Opo. Yung bagong alak, yes, na hindi po pwedeng ilagay sa lumang lalagyan. Yes, no? Po. Katulad din natin, no? Paano natin, kapag hindi natin tinatransform ang sarili natin, paano na makakapasok ang Panginoon sa atin? Kaya nga, importante nga talaga na yung sinabi ko, may element of sacrifice and self-discipline, no? Na talagang bubuksan mo ang puso mo eh. Aalisin mo kung ano man nang nasa iyo. Tayo lang may alam noon sa mga sarili natin kung ano yung magiging, nagiging sagabal para i-transform tayo ng Panginoon. So, yun siguro yung nakikita ko lang na pinaka-challenge sa gospel sa gabing ito, no? Napaka-importante na kung gusto natin ma-transform ang buhay natin, it's necessary na talagang alisin sa atin kung ano man yon na alam natin ang nagiging sagabal para ang banal na espiritu ay gumalaw sa ating buhay. So, yun siguro ang pinaka-challenge na nakikita ko sa gospel. End of sharing. Thank you very much po, Sister Sol. Ayan, mamaya po natin ituloy, no po, Brother Pat. Pwede na ako mag-rest. In the... Hindi, dati natagdagan yan. Di ba, at saka po ano eh, Brother Pat, lalo po kayong walang excuse ngayon. Kasi po sa inyong pananahimik, doon po sa hindi nyo paggalaw-galaw, going somewhere, mas lalong dumarami ang inyong reflections. Ah, ganun ba? Yes, oo. Well, actually, napaka-short ng gospel, pero napaka-laman. Yes. Tignan ko ang gospel, I mean, in-analyze ko ang gospel. Para bang, ang sitwasyon niya nung panahon ni Jesus, nandyan pa yung mga pariseo, at yun ngayon. Ngayon, nawala na si Jesus. Kausa, para bang, sinasabing, ano ba yung practice noon? Kasi yung ang lesson na binigay ng Panginoon ay, hindi sila magpa-fast kasi nandito pa ako. Ganun yun, di ba? Ngayon na wala na, so mas lalo tayong required bilang mga Christians, bilang lalo na bilang Katoliko, na lalo nating patindihin ang ating mga, kumbaga ano, yung ano yung assignments natin or bisyo natin habang we go along the way papunta sa buhay na walang hanggang. Actually, yung fasting, napaka-effective ng fasting. Ako, in my prayers, pag may gusto akong, let's say, mayroon akong gustong mangyari sa, kumbaga no, may, hindi naman project, kundi parang mission, something. Apo. Lalo na sa ating ministry. Intentions. Apo. Fast ako. Mm-hmm. Hindi lang naman sa pagkain. Marami kasing fasting na way. Kung ano, kung saan nakasanay. Ikaw, mahilig ka madalas na pang social ang dating mo, eh, ang fasting mo dyan, eh, huwag kang maging social. Apo. Ako naman, dahil kahit na papaano, nagtitake ako na umiinom ako, ay inaamin ko naman yan. So, parang sinasabi kong, yan ang sinasabing kung dati kang umiinom ng 10 butelya, dawin mo lang 2. Yes. Para bang yun ang fasting mo. So parang yung iba naman, yung mapagmura. So ang fasting mo ay huwag ka nang magmura. Apo. Okay, huwag ka nang gumawa ng masama. Something like that. So napaka-effective. So far ako ha, personally, yung mga request ko na mangyayari ay naganap. It's through my fasting. Para bang ano, through prayers of course, ano? Importante talaga ako, binibigyan ko lagi ng pansin yung Malakay. Malakay 10 ba yun? Malakay 10 ba yung sabi doon na ibalik mo sa akin ang iyong ikapo. Ikapo ng iyong oras, ikapo ng iyong kayamanan, ikapo ng iyong talento. So, sa oras tayo, ilang oras ba sa isang 24 hours? Mm-hmm. Diba 24 hours sa isang araw? Apo. 2 hours. So, 10% of that, that's 2 hours and 40 minutes. Supposed to be, ang prayer time natin ay ganon. Pero, alam ko, iba-ibang ways ang prayers. Eh. Apo. Ang mga madre,
nagdarasal sila mga 3 o'clock in the morning. Ako ganun din, 3 o'clock in the morning. Pero sila, nakaluhod. So, mas effective ata yung nakaluhod kaysa. Although, totoo yan, ha? May, kailan pa yun? Nung nasa Saudi ako, may isang congressman ng US, biglang lang ako pinadala ng note. Sabi niya na ang effective daw to pray is to kneel at saka yung close your, ano, yung ganito yung kamay. Hmm. Para bang may antena ka sa Panginoon. At hindi yun. Yung sinasabi kong prayer ni, ano, ni Catalina Rivas, I don't know, na ano mo na yan, sis, yung the testimony of Catalina Rivas, ito, sa mass. Ayoko. Sa mass. Mm-hmm. Oo, ano, yun ang inano niya. Yung prayers natin ng church natin yung we bless you, we bless you, we glorify you. Mm-hmm. Galing sa kanyang prayer yan. Yun ang inaano natin ngayon. So, napaka Bolivian woman yan siya. Tapos, nung nagsimba siya, kinausap siya ni Mama Mary at saka ni Jesus. During that event, talagang nakita niyo yung glory ng the glory of ano, the glory of God. Pati mm-hmm. yung mga din nakaluhod siya, nagmamas yun eh. Si Mama Mary naka-atras sa bishop. Tapos in-explain ni Mama Mary na talagang ganun daw dapat kasi ang important pare, obispo, ano ba yun? Mga ano niyan, mga madre are very close to the Lord. At sila ay ginampanan silang trabaho ang mga pare. Kaya sabi nga nung ano nung ni Mama Mary nung inanood sa apat na ano ba yon yung mga bata. Tandaan niyo pag nakasalubong ninyo isang pare at saka isang anghel, ang unahin yung i-greet ang pare. So that's how important the priests are. Mm-hmm. Sabi ni explain kay Catalina Rivas, sabi kasi sila binigyan ng Panginoon na mag-transform yung ano sila mag-transform ng katawan ng ano yung the bread into the body of Christ. Yun ang malaking power ano sa kanila. This is the biggest gift sa kanila. So in other words, yun ang inano sa ano natin yung fasting. Yun nung we have to do away with something else. O ano yung madalas natin para sa akin yung madalas na yung ginagawa. Kung panay kayong good time o kaya panay kayong sine, panay kaya panood ng ano yan, mga Koreans. Kanya-kanya tayong weakness. Yes. Medyo bawasan natin. Bawasan natin. Ako, sakit ko naman yung mga dito sa cellphone, yung mga Pilipino na mga nakapag-asawa ng foreigner. Yun ang ano ko, sakit ko naman doon. Tinitingnan ko sila. Kasi migration yan. Migrants. Yes, mm-hmm. At any rate, ang gospel natin ay nagpaano ng ano nga, ng fasting. At preparation. Bakit preparation? Kasi doon sa dulo yung ang ano ba yun? Gumamit ka ng telang luma. Ma-streets daw yun. Ganun. So, it's just like saying na kung ano ka dati, baguhin mo yun. Para yun nga, sinabi din explain ni Tita Sol kanina, na ma-absorb mo kung ano yung ano ng Panginoon para sa iyo. Kasi more or less, you become holier. Mm-hmm. Di ba? You become holier. Doon sa ano kasi parable ang gamit niya doon sa gospel. Yung red wine, wine at saka yung tela. Parang mm-hmm. parable. Ganon din sa sarili natin. So, let us prepare ourselves, which is connected to fasting, until we change our lives para tayo maging karapat-dapat sa gagampanan natin trabaho, sa mission na pinagkaloob sa ating lahat ng ating Panginoon. End of my sharing. Thank you very much, Mo. Pagka po ganito, pag mag-isa ka lang dito sa booth, tapos meron dalawa pong nag-share na reflection dyan via Zoom, parang masarap na lang pong makinig. Eh. Hindi ko nare-realize ko, ayaw nga pala, nandito pala ako sa booth. So maya-maya magsasalita din pala ako. But, ayun po, siguro po, Sister Sol, baka po meron po kayong dadagdag po dun sa
sinabi ni Brad. Makikinig muna ako sa'yo. Alam, wala akong lusot. Bigla ko na-realize, so nga pala, mag-isa pala po ako dito sa booth, no? Yun nga po, no? Ako po yung, dahil po yun, yung pinag-usapan naman medyo na yung reflection niyo po ay tungkol po dun sa fasting, no po? Ang sa akin po, ano, nakita ko po dito yung pagka-practical, no? Very practical parang response ni Jesus na sinasabi nga naman niya, parang it's always bagay-bagay. Parang nagmamatch sa lahat ng angulo. Ayan, nare, di ba? Lagay natin sa mga panahon ngayon or kahit sa atin, di ba? Anong nakaraan natin na season? Christmas part, mga Christmas season. Alam nga naman na Paskong Pasko. Pwera na lang syempre kung medyo may nawala sa pamilya, no? Tapos hindi ka magsasaya. Yeah. So, the point is, tama naman si Jesus, di ba? Bakit naman kailangan magkaroon ng fasting kung siya ay naandoon pa? Hindi ba KJ naman ang dating neto mga to na andyan pa yung may birthday, ka nga, o yung, yun nga, yung groom, no? Tapos sila, ang lungkot-lungkot nila. So, hindi sila, hindi magmamatch, no? And, ang pinopoint out niya dito para sa akin din po ay yung consistency. Yeah? Kailan ka ba nalulungkot? Kailan ka nagdadasal? Kailan ka nagsasaya? Meron ba talagang pinaguhugutan yung ginagawa mo or gusto mo lang makapareho ng iba? Yeah? Kapag ka ba ikaw ay naaawa, anong ginagawa mo? Naaawa ka lang? O mamaya ng konti, gagawa ka? Kasi after sana ng awa, gawa yung mangyayari doon. Hindi yung natatapos na lang sa awa. So, consistency, yung po yung ginamit ko nga, yung pong nakita ko dito na sinasabi ni Jesus is that, anya, kung panahon na ng pag-ayuno o panahon na ng kailangan mo magpakasakit, then be there. Diba? Pero, hindi inaalisan ng tao ng kasayahan. Kailangan, you are a joyful person. Yeah. So ngayon, andito tayo para maging masaya. Choose to be happy. Ika nga, no? And yung last part ay, syempre, of course, yung choose to be happy na sinabi ko po naman is, syempre, yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nyo nga po kanina, especially po yung sinabi po ni brother, nalala ko din po yun, brother, pagka po may assignment ako dun sa, well, ngayon man po, trying hard din naman po, no? Yun nga po yung fasting, no? Kunwari, binigyan ka ng assignment na o ikaw yung magpe-pray ng ganito o ikaw yung magli-lead ng ganyan. Ay, Diyos ko, parang ilang panahon po yata ako nagpa-fasting kasi takot na takot ako dun sa araw na naka-assign ako. So, kailangan ko mag-fasting. And, ayun nga, dito kasi nagiging seryoso ka, di ba, sa pakikipag-communicate sa Diyos lalo. Kasi habang ikaw ay dinidisiplina mo yung sarili mo, ina-avoid mo yung mga bagay na supposed to be nakasanayan mo ng gawin, na gustong-gusto mo, habang ikaw ay nagpa-fasting, a bit, no? Kapirasong-kapirasong experience na na-experience ng ating Panginoong Jesus ay nararamdaman mo din. Ika nga, ala naman yun sa katiting, no? Na paghihirap ng Diyos. Pero ikaw, habang ikaw ay nagpa-fasting, nararamdaman mo yon. At dun nga po sa last part, di po ba yung tungkol nga po dun sa pagtatagpi, tama naman si bro, no? Si sis. Nakita ko po din dito yung parang common sense, ika nga, or logical, no? Imagine na lang po natin na, parang ano to, literal ko lang po itong i-share. Pero tingin ko naman po may point din. Kunwari po, ang kulay po ng tela ng damit mo ay kulay blue. No? Nakupas na siya, luma. Tapos tatagpian niyo siya dahil nasira. Ang idadidikit mo ay syempre yung kulay blue. Ano itsura ng damit mo? Maganda ba o hindi maganda? Parang yung simple lang yun, pero yung malalim na kahulugan nito ay yung senior po nila, sister at saka ni brother. So, kung tayo lamang, ayun nga po, sa atin pong, ayun nga po, kung
kung nakikinig, although may mga binanggit naman po si Jesus sa kanyang mga, sa mga sermons or yung kanyang mga parables, di po ba? Yung parang merong tenga or meron, hindi napapakinggan yung sinasabi niya, di ba? But for this, I mean, at dito sa pagsasalita niya na to, kung sila lamang ay nakikinig sa pamamagitan ng kanilang puso, di ba? Hindi yung basta tainga lamang. I'm sure makukuha nila ang ibig sabihin ni Jesus. At niya po, sabi niyo nga po, ito ay mangyayari lamang in a very prayerful attitude. Thank you po. Sister Sol? Na, kaya nga doon sa first part ng gospel, eh, o nga naman, nandun siya. Bakit ka mag-aayuno, no? So, doon sa first part, eh, parang pinipredict niya yung passion, death niya, no? Passion Opo. And death. Opo. Ng Panginoon. At habang kasama mo siya, eh, dapat nga, eh, samantalahin mo yung yes, pagkatatam, yung siya ay kasama. Kasi kapag wala na siya, yun, doon ka mag-ano nga, yung pag-fast nga, no? Mm-hmm. Na-remember ko lang yung ano, experience natin. So, namin, yung, parang din yung sa Ecclesiastes yan, di ba? A time for everything. Yes po, yes po. Di ba? Yes. A time to cry, mm-hmm. a time to be joyful, a time... kaya sabi mo kanina, match, di ba? Yes po. Mm-hmm. Dapat nagmamatch nga talaga. I remember nung minsan lumabas kami ng isa naming organisasyon sa Opo. Zambales, no? Dapat yun eh, R&R, tsaka team building. Opo. Kapag nag-meet kami, pag regular meeting namin, pag nag-meet kami, eh, may Bible sharing kami. Opo. Okay? By all of a sudden, nandun kami para mag-team building, mag-enjoy. Ay, bigla na lang nagba-Bible sharing kami, no? Mm-hmm. Apo. Dumating ang director namin. Sabi niya ganun, ay, anong ginagawa niyo? Diba nandito tayo para ganito, yung purpose, ganyan. Hindi naman sa binabaliwala mo yung Bible sharing. O, mm-hmm. Siyempre, kahit nagsasaya ka, ang presensya ng Panginoon, nandiyan pa rin, diba? Kasi yes, po. Magdamasal kayo before you eat, mm-hmm. et cetera, et cetera. Pero, yun ay oras na to be joyful with the Lord. Mm-hmm. Diba? Yes po. Hindi yun yung oras na para kayo maging serious at parang mm-hmm. nagsishare ng mga dalamahati sa buhay. Opo. Yung gano'n, diba? So, yun siguro yung nakuha pa nila doon sinasabi mo na dapat nagmamatch talaga. Yes po. There's a time for everything. Yes no? po. Pag nag-i-enjoy kayo, hindi ka naman nagpe-preach. Uh-huh. Yes po. Yes. Nag-i-enjoy, nagkukwentuhan, tapos here you go, preach ka ng preach about this, about that. Hindi dapat, di ba? Yes po. Hindi ka rin ano eh, kung tayo nga po ay sa panahon ngayon, no? Paano ka makaka-recruit? Di ba? Paano ka makaka-recruit ng gusto mong i-recruit sa iyong organisasyon? Kung sabi ko nga po, doon po, if I may share po, no, doon po sa organization namin, sabi ko ngayon, pagka magre-recruit kayo, yun normal lang yung sasabihin nyo kung ano yung standard. Huwag kayo magsasabi ng parang isang linggo kayo nagtatrabaho kasi hindi naman yun yung sasabihin nila, eh di dapat nagmadre. Di ba? Eh lay person tayo eh. So dapat yung tama lang. Di po ba? Pag lumitaw na mabigat yan, hindi mo siya malere. Kailangan, basic lang yan eh. Yes diba? Po. Opo, kasi ano yun eh, dahil volunteer work yun, kung gusto pa niyang magbigay ng dagdag, maraming salamat at lalo siyang pagpapalain, di ba? Pero parang entry point lang, yun tama lang. So that he or she, di ba, will feel it personally. Depende sa kanya yung gaano karami ba ang ibibigay niyang oras. Gaano karaming effort at pagmamahal ang nakaya niyang ibigay. Sa kanya na yon, di ba? Pero hindi ko yung mag-i-impose, di po ba? Yes, Sister Sol? Brother Pat? Yes. Chill lang daw. Opo. Ayan, thank you po. So, puputulin ko na po muna kasi excited ako sa inyong balita, no po? So, ito po, yes. No po, para po sa mga nais maging kasapi ng Connect Kakatikista Program, please type all capital letters, REG, space, name, space, school, parish, vicariate or address, and please send it to globe number 0927
891-0966. Kapag ka po nakapag-register na kayo, ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages. Maaari nyo rin pong isend ang, sa number na binanggit ko po kanina, ang inyo pong mga intensyon o mga nais ipagdasal para maisama sa ating daily prayers and masses. At of course, pinasasalamatan po natin si Sister Zon Basco ng Our Lady of Victory Parish, Dauma, Balakat, para po sa pag-maintain ng ating SMS service para po sa ating programang Connect Katekisa. And ayan nga po, mag-break muna po tayo. Pakinggan natin ang mga ilang paalala at ang kantang Gandang Sinauna at Sariwa by Bukas Palad.
Jamo Booster. Ang Pinoy Jamo Booster ay ready-to-drink herbal blend food supplement syrup. Pinagsama sa sachet ang all-natural ingredients tulad ng ginseng, sambong, at long pepper. Pinoy Jamo Booster. Ginhawang pakiramdam. SRP, 10 peso intro price per sachet. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamo Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Kasi Dani, nangisda. Nagkaroon ako ng katarata, iBerry, diinom na ako, umaga, tanghali, hapon. Salamat sa iBerry. Medyo wala na, hindi makatis. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo at narinig po natin ang kantang Gandang Sinauna at Sariwa by Bukas Palad. Dito pa rin po sa booth, nakakasama niyo pa rin po si Sister Doris sa pangalan po ng atin pong Station Administrator, Reverend Father Joseph Mary Bakay, at medyo na-miss po natin si Brother Charles Henry Espiritu. Dahil pag-pray po natin, mayroon po siyang kaunting lagnat. And of course, the beautiful couple via Zoom, si Sister Sol and Brother Pat. Ayan. Brother Pat, pabanggitin ko muna po itong atin pong mga viewers na po. At mag-ready na po kayo para sa atin pong mga balita. Ayan po, happy viewing po, Miss Emily Maniti Castro, Wilson Tanguan Jr., Lita Paule, Oy, Kevin Gail Basa, Flor Mainit Uzon, Lola Litz, Anesha Sapalo de la Cruz, Nelia San Pedro, Rosemary Bautista, Miss Frances Guaynet, Miss Grace Lazaro, Grace Sumera, Session Regala, Rolando Cordero, Poresa Bumanglag Orias, Che Ann Dagdagan, Angelina S. Garcia, Maria Victoria Carillo Manansala, Michael Guzman Morgado, Rowena Limbuan Banyes, and Miss Rupa Smith. Maraming salamat po sa inyo. Happy viewing po. At ang atin naman po mga comments, sabi po ni Miss Ange Garcia, Maya Pabengi po, among brother and sis, at karim pong kabikay kay tamo po, Maya Pabengi po. Maya Pabengi din naman po, Miss Angeline Garcia. At siyempre, ito po, May GF. Good evening po. Get well soon po, brother. Ayan. Thank you po, Ma'am May. At si Miss Vivian Gonzalez, happy viewing from San Agustin Parish, City of San Fernando. Maraming salamat din po, Miss Vivian. Galing naman po kay Miss Grace Lazaro. I'm watching po. Kumusta po, Sister Doris, Sister Sol, and Brother Pat. Ingat po lagi. God's will, gagaling din po kayo. Kaya yun po yan. Basta kapit lang kay Lord and Mother Mary. Pagagalingin po kayo tayong lahat. God bless us all po. Good evening po to all of us. Maraming salamat po, Miss Grace. At ayun, of course, ay nga po, watching po si Miss Ange. Galing naman po kay Miss Anisha Sapalo de la Cruz. Thank you, Lord. Amen. Thank you din po, Miss Annie. Galing naman po kay Sister Lori Lee, let's fast from what we makes a sin, that is pride, hatred, indifference, non-cooperation, theft, lies, weakness to sinfulness, and unworthiness before we'll be overtaken by non-conversion and untimely death. Thank you po, Sister Lori. Galing naman po kay Brother Amando Mananquil. Hello po sa nabasang gospel. Akin pong napagtanto ang dalawang bagay. Number one, the presence of Jesus into our lives moves us to celebrate, not to mourn. To feast, not to fast. And number two, the coming of Jesus ushers us in a new life. We ought to live in it because by not doing so amounts to refusing His gift of salvation. Thank you po, among Pep, Sir Charles, Brother Romy, Sister Doris, Brother Pat, Sister Sol, and Dol Kabi KK. Good PM po, Kekongan. Thank you po, Brother Amando. At ayun po,
Sana po maging maayos po ang inyo din pong kalusugan. Salamat po. At singit ko na rin po ang atin po mga regular listeners. Hello po sa atin po mga friends sa Pampanga Provincial Jail, mga security guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF and DSF buildings. Ayan po. Kay Tita Paz de Jesus, hello po. Spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel and Imang Prima Kiwa, Tatang Aming and Imang Banang Dizon, and also to Sister Elmi. Salamat po, Brother Pat. It's your turn. Yes, muli, dyan lang po kayo at uunahin ko na kaya sa hindi magandang balita. Okay po, para maganda mamaya. Meron nag-comment, may nag-commentary na kasi lumabas sa newspaper sa China na ang patay nila sa COVID ay 60,000. Pero may nag-comment na mukhang hindi daw totoo yun. It could be more than that. So, kayo pong nakikinig, very careful tayo kaya sa ibang sa ibang countries eh, pag galing ka sa China talagang inaano nila, very strict sila doon. So parang bumalik ng kumbaga no, mas matindi ang sipa ng COVID ngayon sa bandang China. Although dito sa atin medyo tumahit po, mag-enjoy tayo ng buhay natin and everyday life. Pero yung protocol po, okay. Tapos isa pong Pilipino ay sa stage po ito, no? Na ano po siya, na elect siyang parang representative doon sa New York District. So kahapon lang, Sunday kahapon, di ba? Kahapon lang nag-swearing siya sa minority senator doon sa U.S., at para nga siya, he will be looking after the ano, parang Asian country. So basically hindi lang the Philippines but every all ASEANs, but he's a Filipino, so we should be proud of that. Pangalan din po ay si Steve Raga. Tapos lately lang, when was that, the other day, nagka-problema po, mayroon Cabinet Secretary Ople, pinadala agad si Mr. Kagdap, at sa kanyang team, pumunta doon para maayos ang problema para sa mga OFWs. So, yun po, ipagdasal din natin ang ating government na, kasi hindi itong trabaho ito is not only that, kung pagano, pati tayo sa church, kaya nga yun ang gina-challenge ko yung mga, alam ko may mga paring nakikinig. Ang trabaho po natin ay patibayin po ang pananampalataya nitong mga tao ito kasi sila ang maging modern evangelist natin. Dito sa sasabihin ko, ano, sabi ni Secretary Ople, mayroong mga bagong market na mag-open. So they are expecting na actually they are programming na next inong ipapadala sa abroad. Actually, tayo sa church, ayaw natin na ubalis ang mga Pilipino. Ganon din ng government kasi nga nalaman natin na sa 10 mga pamilya, 8 yung nagkakahiwalay. At yung mga bata, naging problema. Ganun. So, ang trabaho naman, kailang, hindi ito disgrasya. Hindi ito ano aksidente, ito yung buong-buong ginawa ng Panginoon doon pa. Kasi in the first place, tayo lang ang ginawang Catholic countries in the Far East. So may mission tayo, mga Pilipino tayo ngayon. Andito halos, we are all over the world. So ang trabaho natin ay pagalingin kayo. Nakita niyo yung balita-balita. Siguro ilang beses ko yung sinasabi na karamihang mga sa Europe nagbalikan na sa church. Kasi nahiya sila sa mga Pilipino dahil mga lecturers, mga lectors, mga singers ay mga Pilipino. Ganun din tayo. Yun ang trabaho natin dapat. Kaya kami po ang programa ng ACMIP, Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of
Pampanga ay mabuo po yung kanya-kanyang parokya na migrants ministry. Kasi pag matibay na po sila, pag makaalis man sila, ay sila po itong mga modern evangelizers natin. Hindi po natin anuhin kasi yung ito, dito natin makikita paano gumalaw ang kamay ng Panginoon in the modern times. Hindi yung istorya na lang. Ayan o, oh, nakita nyo, sipin mo, itong market na to karami. Sipin mo sa Europe, sa Romania, sa Poland, sa Switzerland. Nangangailangan silang mga caregiver. At ang trabahong basically nila ay mga caregiver. Kumbaga ano, direct to the point, kumbaga ano, makapag-ano sila doon. Yung mga ginagawa lang trabaho, how they would care for the old people, the family. Ito po ay mga mensahe ito na parang maibigay sa kanila na the Filipinos are something very exemplary in how to care on palo. As a matter of fact, yung doon na sa Australia, sa ano, Canada, di ba na-mention ko na sa inyo yung province na mahirap i-pronounce sa Canada na gusto talaga nila mga Pilipino kasi ang Pilipino ay iba ang pag-ano niyo, kumbaga pag-aruga. So yun ang advance natin. Lalo na pag dinagdagan pa natin ng ating pananampalataya, so tayo sa church, ayun trabaho na kami, ang trabaho namin po sa ACMIP ay ganoon. So para mamaya yung tinagawin nating BEC, yung Basic Ecclesiastical Community, may pasok natin yan doon sa ano natin, yung ating migrants ministry sa ano, sa parokya. So yun po ang challenge na inaano ko. Tapos po, sabi po ni ano, ni ano to, ni nung ating secretary ng DMW, Department of Migrants Workers, sabi niya na magbubukas sila ng mga kumbaga ano, field ano ng parang sa kanila DMW sa buong mga 16 countries pa para direct ang kanila ano, makatulong agad sila. So yun ang ano niyan. So napaka ano ng ano natin. Tayo ngayon sa tayo actually tayo sa Pampanga kasi number 3 tayo sa buong Pilipinas. So more or less kahit na papaano nakakatulong dahil na namin tinulungan yung aming yung mga nata-traffic, yung aming ulitin ko ulit yung anak ng driver ni Aposeto, muntik na ma-traffic, so natulungan namin na ipabalik namin. Marami pa. Si Father may isa pampare na pamangkin natin din niya, na babae, ganun. So natulungan namin. May natulungan pa kami sa Bisaya. So, ganun po ang trabaho natin. Hindi natin nadadala ng puro dasal lang ito. So, kailangan natin ng aksyon. Doon po, we'd like to congratulate ang ano po, ang parokya ni Apong Bakay kasi kahit na papaano nabuo-buo na yung ano migrants ministry doon sa Santo Niño. At ang nakakatawa pa yung mag-lead doon ay kasama ko sa Coca-Cola. Sabi niya sa akin na nagtotaw kami, may kilala akong ano sa Coca-Cola si Pat Ahos, magharap na kami niya na. Sabi ko ako yun. Hindi na kami nakakilala. So ganun po ang ano na hindi mo alam yung mission pala natin ay binibigay sa atin ng Panginoon para ma-contact mo yung mga kasamahan. So, yun ang aking news for the day. At sana po, we continue praying na yung China po sana ay kumbaga ano, pag-anoan ng Panginoon naman na parang huwag naman maraming mamamatay. At hindi lang yun. So, tayong mga Pilipino na nag-abroad, bawas-bawasan natin ang ating mga pang-sariling ano kung hindi para sa kabuuan ng ating bansa. Dahil pag bumalis po ang Pilipino, nagbibigay po ng pera din sa country, nakakatulong po tayo sa gobyerno. Romans 13:1-7, basahin niyo po yun para malaman niyo na magtulungan po tayo. Thank you very much at thank you for listening. Ayan, thank you po, Brother Pat. At sa punto po ito, dumako po tayo sa ating segment 3. Ito po yung Saint of the Day. Ang ating pong santo ngayong araw na ito ay si San Honoratus ng Arles. Si San Honoratus ay pinanganak sa Gaul, ngayon ay bansang Pransya.
Sa kanyang pagkabata, itinakwil niya ang buhay ng isang pagano at tinulungan ang kanyang kapatid na si Venantius para makilala si Kristo. Kahit ang sarili nilang ama ay tumutol sa kanilang kagustuhan, ang dalawang magkapatid ay iniwan ang makamundong pamumuhay. Pumunta sila sa isang desyerto upang doon sila ay manirahan. Napadpad din sila sa Gresya kung saan namatay si Venantius nang dahil sa isang sakit. Nagkasakit din si Honoratus at dumanggap ng kautusan na dapat siya ay bumalik sa Gaul, Fransya. Sa timog na parte ng Pransya, doon siya ay nanatili kung saan itinatag niya ang isang monasteryo. Hanggang ngayon, ang komunidad ng monasteryo ay buhay pa rin. Ang kilalang San Patricio ng Ireland, sinasabi nila, ay nag-aral din sa nasabing monasteryo. Si Honoratus ay naging obispo ng Arles at nakipaglaban siya sa maraming maling katuruan. Namatay siya nang dahil sa kapaguran at pagtatrabaho bilang isang obispo. Ayan ang atin pong santo sa araw na ito, San Honoratus ng Arles. Ipanalangin mo kami. Ayan po, so sa punto pong ito, bago po sa mga announcement, tayo po ay pangungunahan ni sisters sa ating pong panalangin. Prayer for the migrants and their families. O God, Father of all, bless the migrant families who are forced to exile from their native land to seek their livelihood. Let migrant parents be strengthened both in mind and body so that they may effectively work for the welfare of their families. Let the fathers, through their strength of character and honest dedication to work, set an evangelizing example of fidelity and self-sacrifice. Let the mothers, through their piety, maternal love and guidance, ensure education of their children. Let the younger generation experience in their family a strong support for their human growth and Christian maturity. Let all of them be consoled and fortified by your word and sacraments when they find themselves without someone near to fully understand their grief. To restore courage or uplift their disheartened spirit with the tender call of kingship. And lastly, through the intercession of the Holy Family of Nazareth, let the migrant families be bearers of faith, schools of evangelization, where the members learn to share with others the grace and light of Christ, to places where the gospel is transmitted and from which the gospel radiates, so that through the family, the history of salvation be attained. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. The Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ayan po. Bago po tayo magpaala, meron lamang po tayo mga kaunting paalala. Ngayon po ay binabati po natin January 16, Happy Sacerdotal Anniversary, Reverend Father Ivan Ray G. Torno. At sa atin naman pong panalangin, isama po natin death anniversary po ngayon ni Reverend Monsignor Benjamin Henson. Paalala po, ang ating pong medical mobile clinic schedule, galing po ito sa ABCs for Global Health. 17 po, bukas po yan, nasa San Vicente, Santo Tomas. 18, Santa Ines, Guagua. 19, Sagrada, Masantol. And 24, Balibago, Masantol. Thank you po. So, at ang atin po namang programa bukas, ang tabayanan po natin, or mamaya po, no, 7:30, ito po yung It's Psych Time. Bukas naman po, January 17, 8:30, Kasangga't Kalusugan, 9 o'clock, Public Service Advisory, and at 11 o'clock, Misa King Radio, na pangungunahan po ni Reverend Father Robert Amongbong Feliciano. Thank you po. At ang atin po palang regular. Ay, okay na po tayo doon. Ating po mga greetings ng ating pong beautiful couple.
pasasalamat at kung mayroon pa po kayong i-announce. Yes po, Sister Sol. Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Until next week po, God bless us all po. And thank you po, Sis Brother. Yes, pakidasal niyo po ang siyempre yung kalagayan ko. At likewise, yung ano po kasi February 5, ano po yon celebration po ni ng trafficking ano sa Pilipinas, si Saint Makita po yon. So sana po ang grupo natin, actually kami po ang pinakamaraming grupo, 22 po kami, darat pupunta po ng Purani Bataan, dalawang sasakyan, at para ipakita namin ang suporta namin sa Bataan at saka sa CBCPSMI. Maraming salamat. Salamat po, bro. So, muli po, ano po, ito po si Sister Doris sa pangalan po ng ating station administrator, Reverend Father Joseph Mary Bacay. Nagsasabi, maraming maraming salamat po, especially po dito po sa ating beautiful couple, si Sister Sol and Brother Pat, sa ating pong engineer on duty, Sir Joel, and kanina po si Sir Ari, sa inyo pong lagi pong nanonood. Maraming salamat po at ayun nga po, lagi pong may oras sa mga bawat pangyayari sa ating buhay. So, kapag ka-fasting, hindi lamang po yun, ito po ay nagre-resulta ng gawa. So, muli po, maraming salamat. God bless us all. Ay hindi basta matutumbasan, kadakilaan mong taglay na maiaron ang buhay.